Hello guys! Ngayon, may bago na naman tayong video. So ito guys, ito ay review tungkol sa Sakura Event 735 UB. So pag sinabi natin UB, ibig sabihin with USB and Bluetooth. So may Bluetooth na to guys. So ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano to gamitin. Ito yung music volume. Ito naman yung mic volume at mic echo. Ito naman yung music assistant. Ngayon guys, gagamit tayo ng maliit na flat screw. So ito yung gagamitin natin pang-ikot ng music assistant. So ikutin natin pakanan. So, yung music assistant guys, yun yung pwede pa nating palakasin yung tunog ng music natin. So, itong mic volume natin guys, meron din siyang mic assistant. So, pwede pa nating palakasin yung tunog ng microphone natin. Yun guys, so pinapaikot lang natin pakanan. Then ito yung microphone bass, microphone mid, microphone treble. So para sa microphone 'yan. Ito naman yung bass, treble at saka balance para sa music naman 'yan. Ito naman guys yung microphone 1 volume, microphone 2 volume, microphone 3 volume at saka repeat. Ito yung lagay ng microphone 1, microphone 2, microphone 3. Ito naman guys yung input selector niya. So kung yung jack ng DVD player nyo sa likod nakalagay sa letter A, so sa letter A yung pindutin nyo. Kung sa B naman, sa B. Then ito yung MP3 input para sa cellphone. Then meron din siya, ito yung USB tsaka SD card na lagayan. Then Bluetooth. Then meron din siyang display delay, wise 1, wise 2, wise 3. Then meron din siyang ito guys, class, ibig sabihin yung tunog niya pambahay lang. Tsaka live naman pambanda, tunog pambanda. Then hall naman ginagamit sa kung may meeting kayo or may session. Ito naman guys yung easy outlet niya. So pwede tayong mag saksak dito ng another amplifier or DVD player. So ito yung fuse niya. Meron siyang 12 amperes. Ito naman yung malaking fan. Then ito guys yung speaker impedance niya. May nakasulat dito, system A minimum 4 ohms, system B minimum 4 ohms, system E plus B minimum 8 plus 8 ohms. So ito yung speaker A niya. Ayan. Sa baba naman, speaker B. Speaker output. Then, ito naman yung line out niya guys. Para sa, kung meron kayong active speaker. So, dyan nyo ilalagay. Ayan. Then, meron ding wireless microphone. Then, meron din tayong audio out. So meron dyan, ayan, mic, then record, line, then input, ayan guys. So dito na lalagay yung DVD player natin, E at saka B, pipili lang kayo. Kung ito na naman guys, ito yung effector. So ito yung nilalagyan ng equalizer, kung meron kayong equalizer. So ito na guys. Meron din siyang maliit na fan. So, maganda to guys para iwas overheat. Then, dito guys may nakasulat. Maximum power output, 800 watts times 2, 8 ohms. 1,500 watts times 2, 4 ohms. So, ngayon guys, sasabihin ko sa inyo kung anong bagay na speaker para dito. So, yung bagay na speaker para dito guys is
800 watts na speaker o kaya 850 or 900 watts. Kasi guys, mas maganda pag may allowance. So, kapag maliit yung speaker nyo guys, yung wattage, kaysa sa wattage ng amplifier, so, susunugin yung speaker ninyo. Kadalasan kasi pag bumibili kayo ng bagong amplifier, yung ibinibigay lang nila is dalawang speaker. So, mas maganda, tig 800 watts yung mabili ninyo na speaker. Kung may natutunan kayo sa aking video, please consider subscribing. Thank you. Salamat po sa panonood.